Ayan po mga sisters, may natira tayong matambaka at nag-iisang malaking bisugo. So I decide na dadaingin ko ito para sa tinatawag na pagtitipid, dahil yung aming ulam na kinuha ngayon is tamang-tama lang sa unang kainan namin. So kapag niluto namin lahat ito mga sisters, hindi namin nauubos, ay nasasayang lang. So kapag dinaing natin ay pwede pa nating iulam sa sunod na kain uli. Ayan. So idadaing ko, tapos pagka umaga ibibilad, at pag natuyo na siya saka natin iuulam uli. Pati yung malaking sapsap idadaingin natin, kasi masarap itong dinaing. Masarap itong daing dahil nag-init na dito sa amin, kaya pwede na tayong magdaing. Lagyan na tayo ng asin. Ayan mga kasisters, kung sa tingin nyo ay maraming asin, so hindi po yan maalat, kasi yung ginamit natin na asin is rock salt. Ibig sabihin, malalaki ang asin, kaya hindi siya sulit talaga na maalat. Dahil estimate na natin mga kasisters yung pag-aasin ng tuyo. Daing. Ay mga kasisters, ito na lahat yung ating daing. So, ilagay natin sa tabi para ma-ferment yung para matunaw yung asin, para maabsorb ng isda yung asin, at saka natin ibibilad. Sisters, kukuha tayo ng pang-ulam. Magagata tayo ng langka. Ito yung ating langka. Nakabalot siya ng plastic para hindi ma agat ng insekto. Bali, ito lahat mga kasisters, yung
nakabalot na yan ng sako na lang ka ay binalot talaga sa dyan para hindi siya matusok ng insekto. Ang iba dito ay pahihinugin natin. Ayan, maraming lampa na naman tayo. So, ito ay gugulayin natin para may pangulam tayo. Ayan po mga ka-sisters, ang tawag dito sa ginawa kong langka or mangka ay yung tinadtad ko siya. Dahil mura pa yung kanyang buto. Ayan. Dati nakagata tayo dito yung tinumot, ang tawag sa amin, yung malalaki ang gayat. So ito naman is tinadtad. Sinapchap. Ayan. Para siyang kanin. Ayan. Ito mga ka-sisters, ang pangalawang gata. So, ipagsama natin yung ating mga ingredients. Luya, bawang, sibuyas, paminta, asin, para magkaroon kaagad ng lasa. Ito mga ka-sisters ay ilalagay natin dito sa ating pinaghalo-halong mga ingredients sa gata para mailaga natin siya ng husto at maabsorb ng langka yung nilagay natin ng mga spices. Ayan mga ka-sisters, ilalaga na natin. Ayan mga ka-sisters, yung dinaing ko, ayan, isang araw at kalahati siya
natuyo. Ito yung matambaka na nahuli namin ni nanay. At saka yung nag-iisang bisugo. So, ang ilagay ko sa ginataan is 4 na piraso dahil pampalasa lang naman ito. At yung iba ay pipirtuhin natin para magkaroon tayo ng appetizer. Ayan. So, yung 4 na piraso ang ilagay natin. Ayan. Ilagay natin yung 4 na piraso. Ilagay natin yung unang bata. Lagyan natin mga sisters ng silipang sigang. Ayan. Mga ka-sisters, lagyan natin siya ng pampalasa para mas lalong sumarap yung ating ginataang langka. So, lagyan natin siya ng magic sarap. So, konti lang ang laman nito dahil dati ito nagamit ko na. Ayan mga ka-sisters, hindi pa luto at munting na nating nakalimutan yung aking isa pang ingredients na habol pa. Kasi pinapatuyo ko pa itong pinapatuyo ko sa gata yung aking pagluluto ng langkang ginataan. So, lagyan ko ng saluyot para mas lalong dumubli yung sustansya. Kasi kalimitan mga ka-sisters, kapag nagluto ako ng ganitong ulam na langka na ginataan na kinadtad or sinaksak, ano pa man ang tawag dyan, ay nilalagyan ko talaga siya ng mga dahong berde. So, after po nito mga ka-sisters ay timplado na siya dahil sa nilagyan natin ng mga spices at panimpla, ipatutuyo ko na lang siya sa gata. Ayan. Kasi mas masarap mga ka-sisters yung medyo tuyo-tuyo ang kanyang gata para malasap natin yung linamnam ng gata doon sa ating langka. So, ayan yung ating daing. Luto na rin ito. Kaya maya-maya ay pwede na kaming kumain. Ayan mga ka-sisters, matapos natin lutuin yung ating ginataan. So, ito pa yung natira nating isda na daing. Ihawi natin para kakaiba naman. Dahil lagi na lang may pinirito. So, ngayon mag-iihaw muna. Tapos, isaw-saw lang natin yan sa suka na tuba. Ayan, napakasarap na mga ka-sisters yung inihaw. Sakop ko na ang buong barangay nito din. Yung mga kapatid ko, ayan, katabi-tabi lang. Pagkatapos namin kumain, siguradong susugod na naman si Miss Hayahay nito, yung kapatid ko na may YouTube channel. Okay, kain na tayo. Ayan mga ka-sisters, na katatapos ko lang magluto at si nanay ay nakaabot. Dahil yung pagluto ko ay naabutan tayo ng medyo madilim na. Pero maliwanag pa rin ang sa paligid. So ayan, kakain na kami at si nanay magpipray. Sige, salamatan natin yung binigay ni Lord dyan. Amin, salamat po Diyos sa pagkain na sa harapan namin. O God, ang dalangin ko, bigyan mo kami ng kabusugan at kalakasan sa bawat pagkain namin. Amen. Achoo! Abola ko dukot tanin. Mata English ah. Langko ang dukot. Langko lang dyan. Hindi nagdukot yung kanin. Eh kasi kinungka agad ng apoy. Ayan yung isda na nilagay natin sa langka. So, isiparate muna natin. Langka nga. Para hindi madugog yun. Para siyang kanin mga ka-sisters. Thank you. Sobrang lambot. Sobrang lambot. Oh. Nanginginitab sa gata oh. Ito na oh. Sarap. Iba oh. Ito na. Tama na. Ito ang paborito kong ulam nung ako ay nagdadalaga. Ayan. Langkang ginataan. Pili-pili lang. Tuyo, may lasang tuyo. Masarap tuyo. Masarap ang pagka, ano? Tuyo. Baon. Oh.
maog anak yo sapsap o yo daw sa suka ah suka ano sinay napaparami naman ang kain ito even at night ayun. Hindi malat. Ang sapsap. Ang sapsap mo dyan. Mga avid followers namin dyan, kain po tayo. Pawis, pawis. Okay? Pawis. Tag-init ba yan? Ano yan? Ang paganda ng busis. Kumain. Kain mo po. Ay, ay naman na ako ito. Sobrang uhaw ko kay Kano. Inom ito tubig sa tubig. Bakit matulog? Ano na? Inom ako tubig sa tubigan. Buo, grabe naman na yan. Malinaw din. Ano, ay, oh, matino. Itong nag-aani kami ay sobrang, sobrang uhaw. Unaw mo ang, pwede ah, rampong. Pag inom ko, santo, pahambal ko, santo si Antipatiti, pahambal ko in Jesus name. Dura ano mga bakteriya, karan ka. Iyan naman eh. Kanina yan, katabaw namin doon sa playa. Pagkainit, hindi ako nakabaan tubig. Yun. Sabi niya, kasi si ano ko na ipanagli ko na ito. Nabaon niya sa buong tubig, ah. Sarap. Yung aso, kahit nauna mo siyang pakainin, maingay pa rin. Makuyit, makuyit. Makuyit. Hindi, may nakita ang kapwa ako yan. Ay, meron na eh. Oo, oh, si Guwapo. Kapitbahay. Ikaw, Guwapo. Huwag mo lang ako yan. Ang pangalan ng aso ng kapitbahay natin niya? Guwapo. Diyan? Ay, ano si ano? Sino nga yan? Narinig ko yung tinawag nila eh. Let's see. Hindi yun eh. Babae siya, ma. Ano ba ng ano? Let's see, ang pangalan ng... What? Cute. Baka nga nakakamiss Dutchie. Walang halagi talaga. Dutchie. Galing si Dutchie. Shout out dyan sa aming mga subscriber at follower. Nabukas na? Hindi pa. Sa bakit mag-update lang kayo? Na kami sa English. Bakit mag-update lang kayo? Dahil may exam na. At po, political stress na po. Ano pa na aga po? Hapon kami. Oo, kapalit ka mama. Wala kami pa. Hapon tayo. Hapon kami na alam. 9 to 10, eh, 10 to 12 ay umaga. Inukay mo na ang lalat ba? Parang 10 to 12 umaga, ano daw yun? 10 to 12 umaga magpapasok. Ng 7 to 9 ay hapon na magpapasok. Ayan mga ka-sisters. Bye-bye! Busog na! Busog na. Parang ito na bayan. Ayan po mga ka-sisters ay... Talaga nabusog na kami. Pero di namin kayang ubusin yung sarap aming ano, buto. Sarap ang matambaka na ito naman view. Ay... Yan naman, kapag marami akong luto ng sisters, ay hindi nawawala na. Hindi makakatikin yung mga kapatid ko kasi. Okay. Hindi, magkadikit lang kami ng bahay. Maliban kay nanay na, malayo kay nanay. Kaya si nanay pumunta dito. Tapos minsan, pinapadala namin ng ulam. Thank you po! Thank you! Thanks for watching! God bless! God bless sa inyo lahat.